trabaho sa ibang bansa. Naririnig po kayo ng hakbang ng maisog. Kaya po naman tayo ay naririto ngayon upang samahan at itaguyod ang hakbang ng maisog Japan. At bilang patunay na aming tinutugunan ang inyong mga daing, tayo po ay nagpunta na rin sa Hong Kong upang ilunsad ang hakbang ng maisog Hong Kong. Tayo po ay kagagaling lang sa Amerika upang ilunsad ang hakbang ng maisog USA. Naglunsad na rin po ang hakbang ng maisog Spain at siguro ho, in a matter of weeks, magkakaroon din ng hakbang ng maisog Europe. Subalit ngayon ay espesyal na araw sapagkat naririto tayo upang ilunsad ang hakbang ng maisog Japan. Ang hakbang ng maisog ay akmang-akma doon sa core values na ating sinusulong. Yan po yung transparency, accountability, peace, and security sa pamunuan ng ating bansa. Akmang-akma dito sa Japan sapagkat dyan po kilala ang ating mga kaibigang Hapon sa kanilang pagiging transparent, accountable, advocating for peace at security. Kaya nga po, pagpasok ko pa lamang sa airport, hindi lang maganda yung airport, secondary na lang ho yun. Yung seamless entry ng kahit na mga bisita katulad ko, wala pong kahirap-hirap. Walang namomolestya, walang hassle, wala lahat. Napakabilis. Kaya siguro, ang isang magandang paipanukala ay magkaroon ng kasunduan ang Japan at Pilipinas. Kahit isang buwan lang, pagpalitin yung opisyal ng Pilipinas at opisyal ng Japan. Pero, sa isang kondisyon, lahat ng ginagawa na karangalan ng mga opisyal ng Japan, kagaya ng harakiri, ay gagawin din ng mga opisyal ng Pilipinas pag nagpalit tayo at nagkasundo silang magpalit kahit isang buwan. Kung meron o sigurong 10 opisyal ng Pilipinas ang papayag, wala na sigurong babalik. At yan ay isang magandang panukala. But seriously now, andito tayo to demand transparency and accountability. Alam naman ninyo na napakarami ng paglapastangang ginagawa sa ating saligang batas. Nariyan yung pagbubusal sa ating karapatang malayang magpahayag ng ating saloobin, tawagan ng pansin ng pamahalaan sa kanilang pagmamalabis, maraming kakulangan, anomalya, graft and corruption, proliferation of drugs and drug addiction. Ginalapastangan po nila yan sapagkat sila ay nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, at sadyang manhid. Itinutulak nila ang huwad na People's Initiative. Isinusulong nila ang Peking Charter Change. Ginagamit na panlinlang sa inyo, sa akin, sa ating lahat, kinakailangan daw buksan ang restrictive o napakastriktong economic provisions ang ating saligang batas para nang sa ganun, bumuti na ang buhay ng bawat Pilipino. Iyan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi po perpekto ang ating saligang batas. Marami na sigurong dapat revisahin, marami na sigurong dapat amyendahan. And from time to time, you really have to revisit your constitution, regardless of what nation. Sapagkat kinakailangan,
parang buhay ang saligang batas, nakakasabay sa hinihingi ng kasalukuyang panahon at kasalukuyang pagkakataon. Subalit hindi ang mga ito, ang mga ganitong klaseng tao, ang pwede nating pagkatiwalaan na magbukas at paglaruan ang ating saligang batas. Dala-dala ko ang mensaheng ito sapagkat alam ko kayo lahat dito ay mga leaders din sa inyong pamilya, sa inyong pamayanan, sa inyong lugar. Pag-iusapan po ninyo yung inyong, magsimula tayo sa ating pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Huwag ho tayong papayag at huwag tayong magpapalinlang. Kapalit ang halaga, naninakaw din naman ang mga nagbibigay sa kaban ng bansa upang sila ay pumirma doon sa panukalang buksan ang ating saligang batas gamit ang palilinlang na economic provisions lamang daw ang kanilang bubuksan. Hindi po problema ang konstitusyon. Kung gusto nilang umunlad ang bansa kagaya ninyo dito sa Japan, itigil nila ang talamak na graft and corruption. Ang problema noon at higit na problema ngayon ay ang korupsyon, hindi ang ating konstitusyon. Ilang bilyong piso ang kanilang linulustay na walang transparency at walang accountability. Nadinig ko kanina si Lorraine na nabanggit niya yung budget ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something trillion pesos. Halos kalahati po noon ay utang. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po noon ay utang. Utang na nga yung kalahigit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na presidential pork barrel funds. At yung 800 na yun, inutang yun, may interest yun. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan at yung darating pangsalinlahi ang magbabayad nito habang sila ay nagpapakasasa habang linulustay ang pera ng Pilipinas. Yan ang masaklap na katotohanan. Yan yung iniingi ng ating hakbang ng maisog. We are calling for transparency and accountability. 800 billion pesos and program funds. Meron ka palang 800 billion pesos. Bakit hindi mo ginamit doon sa regular na budget? Bakit nagsingit ka ng pork barrel mo, ng presidential pork barrel, na kalaki-laking halaga? At hindi naman alam kung sino ang mananagot, kung paano ginagastos ito, paanong gagastusin, at saan gagamitin. Yan, sinasabi ko pa ulit-ulit, ang kasalukuyang administrasyon ay salat sa transparency. Hindi sila nagsasabi ng totoo sa ating mga Pilipino. At kaya kami ay naririto, naririnig namin ang inyong tinig at gusto nga ninyo magkaniig tayo ng personal at naririto po kami ngayon, kapiling ninyo, dahil sa inyo rin naman kami kumukuha ng inspirasyon at lakas ng loob na ituloy ang laban ng hakbang na maisog. Yung ating pong karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating saloobin, pinipigilan din. At sinasabi nila, kasi siguro yung mga yan nagde-destabilize ng gobyerno, no? I beg to disagree to these people in government who are accusing us of destabilizing their administration. Ang number one destabilizer ng kasalukuyang administrasyon
ay yung mga nasa administrasyon. Sila mismo ang gumagawa ng sakit ng ulo. Sila mismo ang kumukuha ng malaking bato na siyang kanilang pinupukpok sa kanilang ulo. At dahil nga wala silang transparency, hindi lamang sa ating mga ordinaryong Pilipino, kundi pati sa sarili nila, naghahanap sila ng mabubuntunan ng sisi. Kaya sinasabi nila na ang mga kumukontra sa maling polisiya ng pamahalaan ay mga destabilizers. Hindi ho. Ang karapatan natin, yung free speech, right to free speech, to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yung ating malaya at payapang pagtitipon-tipon, ito po ay may garantya sa ilalim ng ating saligang batas, sa ilalim ng ating Bill of Rights. Kaya hindi po tayo papayag na sisikilin nila ang ating karapatan. Ninanakaw nyo na nga yung pondo ng gobyerno, pati pa ba naman ang karapatan natin na nakawin pa nila. Yung usapin ang kapayapaan at seguridad. Malinaw din po sa ating saligang batas na dapat tayo ay may sariling foreign policy. At yung foreign policy na yan, pangunahin dyan dapat yung national interest. Hindi yung interest ng ating banyagang alyado. Hindi yung interest ng Estados Unidos. Sa Pilipinas, at alam ko nakasubaybay din kayo, maraming matatapang at nagtatapang-tapangan sa pamahalaan. Tila dinuduro, hinahamon ang ating higanting kapitbahay, ang superpower na China, dahil daw doon sa usapin ng South China Sea. Alam naman natin lahat na hindi inosente ang bansang China sa mga kaganapan sa South China Sea. Alam naman natin lahat na marami rin silang transgressions o pagkukulang. Subalit sa kabila ng dami ng pagkukulang na yan, hindi solusyon ang pakikidigma sa isang higanting bansa kagaya ng China. Yan ho ang sentimiento lalo na ng ating mga kababayan sa Hong Kong. Yung iba galing Macau tumawid ng Hong Kong. Yung iba galing mainland China tumawid ng Hong Kong. Natatakot po sila sapagkat pag nag-escalate ang tensyon sa South China Sea, ang tensyon sa pagitan ng China at ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, nanganganib ang kanilang mga trabaho. Nanganganib ang kanilang mga hanap buhay. At libo-libong Pilipino po ito. Ang kanilang pangamba, kapag nagdesisyon ang pamahalaan ng China na ipagbawal na ang Filipino workers sa Macau, sa Hong Kong at sa China, paano na sila? Paano na ang pamilya nila na binubuhay nila, pinag-aaral nila, sinusuportahan nila? Paano na yung mga inutang nilang bahay, dahil pangarap ng bawat Pilipino yan na magkaroon ng sariling bahay? Paano na yung mga sasakyang inutang nila panghanap buhay? Sinong magbabayad nito? Mabubuhay ba sila sa minsanang bigay ng ayuda ng pamahalaan? Halagang 5,000, 10,000 sa press release nila. Pero ang natatanggap ng recipient, 2,000, 3,000, kinakatkong pa ng mga opisyal na pinagdaanan ng ayuda. Ganyang kasama. Sobra ang pangungupit. Hindi lang ito pangungupit, kasi pangungupit konti lang eh. Ito kinukuha na. Yung higit sa kalahati, ang binibigay doon sa recipient ng ayuda, sukli na lang, bariya na lang. Yung bulto kinuha ng mga mangungupit. Diyan takot na takot yung ating mga kababayan. And again, legitimate po yung kanilang takot. Legitimate po yung kanilang pangamba. Sapagkat tanggapin natin ang katotohanan, hindi tayo sang-ayon sa ginagawa ng China
doon sa South China Sea. Pero mas hindi tayo dapat sumang-ayon sa direksyon ng gobyerno, ng direksyon ng kasalukuyang pamahalaan na tayo ay makipagmatigasan at kulang na lang ay makapagdigma sa China. Hindi po tayo mananalo. Hindi po ito pagiging defeatist. This is not having a defeatist attitude. No. We are just being realistic. Nagiging makatotohanan lang tayo. Hindi tayo mananalo sa China. So anong solusyon? Ibigay natin yung ating mga teritoryo. Hindi, walang nagsasabi niyan. Makipag-usap tayo ng maayos. Walang hindi. Very basic po yan sa pamilya, sa magkakapitbahay, sa komunidad. Walang problema ang hindi maayos, walang gusot na hindi maayos sa magandang pag-uusap. Makipag-uusap tayo because that is the only reasonable and prudent remedy left for us to do. Hindi naman natin kaya makipagdigma. Pero yun ay sinusulong ng ating pamahalaan. Bakit? Interest ba yan ng Pilipino? Hindi. Interest yan ng Amerikano. Yeah. Uto-uto si Marcos Jr. Interest yan ng Amerikano. Hindi yan interest ng Pilipino. Pero kung titingnan ninyong maigi, ang Amerika at ang US ay pilit pinabubuti ang kanilang relasyon. Kaya nga, nakipag-ayos sa China ang Amerika. Ang kanilang political, military, and commercial relationship. Pinag-iigi nila. Tayo naman, uto-uto, karay-karay, tayo nakikipag-away. Kaya nga. This is a US-China proxy war. Hindi tayo dapat magpagamit sa ating banyagang alyadong Estados Unidos. We are not for the US. We are not for the China. Tayo ay para sa Pilipino. 80 years ago, World War II. 80 years ago, kalaban din natin, sinakop din tayo ng bansang Japan. This was 80 years ago. Nag-iba din ang Japan, binagsakan ng atomic bomb sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Alam niyo yan, naririto kayo eh, sa napakagandang bansang Japan. Subalit, nasaan na ang Japan ngayon kung ikukumpara mo sa Pilipinas? Correct. Paliit ng paliit ng paliit ang halaga ng piso. Paliit ng paliit ng paliit ang ating purchasing power. Pahirap ng pahirap ng pahirap ang dati ng mahihirap sa ating bansa. Exactly. Lumalaganap at lumalawak ang kagutuman. Dumarami at lumalawak din ang kahirapan. Gusto pa ng mga war freaks sa pamahalaan ay gera. World War II, around 17-18 million pa lamang ang mga Pilipino noon. Higit kumulang 1 milyong Pilipino ang namatay. Grabe. Hindi pa ho tayo nakakabangon sa pangungot ng World War II. Heto na naman tayo. Pilit tayong ipinapasok ng kasalukuyang gobyerno sa isang butas na wala ng labasan. Hindi yan ang interes ng Pilipino. Kaya yan din ang ating isinisigaw to defend and protect our Constitution. Tayo na lamang ang gagawa nito. Tayong mga ordinaryong tao. Basta tayo nagbigkis-bigkis, tayo nagsama-sama. Kakayanin natin kahit anong pagmamalabis o seemingly dictatorship na umiiral sa ating bansa, sa Pilipinas. Subalit, ang hakbang ng maisog alone, hindi ho namin kaya. Kailangan namin ng tulong ninyo, kailangan namin ng pakikisay ninyo. At eto na nga tayo ngayon, may hakbang ng maisog Japan. Ang isinusulong po ng hakbang ng maisog ay kapayapaan. Ayaw natin ng armadong sigalot. Ayaw natin ng gera. Walang mananalo sa gera. Walang panalo sa gera. Correct. Yung nangyayari ngayon
sa Israel at Gaza. Yung nangyayari sa Russia at sa Ukraine, wala naman ang nananalo. Ang katotohanan, nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming namatayan. Nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming gusali ang nagiba. Nagpaparamihan lamang sila ng bilang kung ilang kabataan ang nawala ng tatay, nawala ng nanay, nawala ng pamilya. Nagpaparamihan lang sila kung ilang kabataan na ang kinabukasan ay winasak nila. Gusto ba nating mangyari ito sa Pilipinas? Kaya nga. Gusto ba natin itong mangyari sa ating mga Pilipino? Gusto ba natin mangyari ito sa ating mga kabataan at darating pangsalinlahi? Yan ay dapat nating iparinig sa ating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. Na interes ng Pilipino ang dapat isulong, hindi ang interes ng banyagang aliado, hindi ang interes ng Estados Unidos.